DXDC Radyoman Report. Nagpahimang no ang Regional Civil Security Unit kun RCSU-11 sa publiko na adunay mga airsoft guns nga gikinahanglan kining iparehistro. Mato ni Police Lieutenant Colonel Andrea De La Serna, RCSU-11 Deputy Chief. Adunay one-time registration alang sa mga airsoft guns. Kailangan po yung nabili nyo na airsoft, be it it's a handgun or a rifle type na barrel, kailangan po natin yan ipa-register one time lang. Unlike the regular firearms po na ginagamit natin that we have to renew. Ito pong mga airsoft natin na binibili, na pwedeng bilhin ng mga kababayan po natin, no, we have to register it one time. Pumunta po kayo sa opisina namin sa Katitipan, sa Regional Civil Security Unit 11 para po ma-register yung mga airsoft na yan. Sigon usab niini, nag-require ang mga airsoft gun owners og certificate of authority to transport. I-koordinar sa mga otoridad o barangay officials ang mga ipahigayong airsoft battle o game sumala ni De La Serna aron malikayan nga maalarma ang mga tao sa palibot. Ito yung sinasabi nila na hindi sila dapat pagbawalan, mali po iyon. Unang-una po, kailangan po din natin before mag-conduct ng mga competition, be it, lalo na po yun kasi nasa public siya na area or private man yan, dapat po magkaroon siya ng permit, at least i-inform po yung ating chief of police. Mahitong mag-atubang og paglapas sa RA 10591 ang mga malapason kung gamiton usab sa krimen ang mga replica guns o airsoft guns. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. Radyoman ay ni Genita. Tatak RMN. RMN News. Diretso, Balitang Metro Davao.